Hello, kamusta mga kabarbers? Welcome back to my channel. For today's video mga kabarbers ay meron naman akong panibagong gupit na i-share sa inyo. Ito yung tinatawag na 3x4. Simpleng gupit lang to mga kabarbers. Gupit ng mga estudyante. Malinis. Step by step ko ituturo sa inyo kung paano gawin yung 3x4 or barbers na tinatawag. So ayan mga kabarbers, bago ang lahat, don't forget to click subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga bagong videos na upload ko. Start na tayo mga kabarbers. Yan, simulan natin mga kabarbers sa una yung medya na guide. Ito yung tinatawag na guide. Ito yung guide na number 1.5. Tapos nakataas yung adjustment niya. Ito to. Yan, tataas natin siya. Tapos, ito, simulan natin. Gugupitan muna natin siya sa gilid. Paikot. Tapos isusunod naman natin gagamitin itong guide number 1. Ito to. Ito siya number 1. Tapos naka-closed lever pa rin siya. Nakataas pa rin yung adjustment niya. Ayan. Dito sa bandang baba lang natin siya gagamitin yung guide number 1. Huwag na natin siyang itaas masyado yung 1. Yung dito lang sa bandang baba. So ayan, pagkatapos natin siyang gamitan na number 1 mga kabarbers, yung gilid kasi na number 1 na siya, natin siya, diba? Ayan, tapos na natin gamitan na number 1, ang isusunod natin ay tatanggalin natin yung number 1, tapos 0, naka-0 na siya, wala na siyang sa pin. Ayan yung, ito yung susunod natin, isi-0 natin yung pinakababa, huwag natin siyang taasan kasi baka mauka yung dito sa taas, kaya alalay lang dito sa baba. Ayan, dilinisin natin. Tapos nakababa lang yung adjustment niya. Pagkatapos natin siyang i-zero yung mga gilid kabarbers, ayan na, zero na natin siya, di ba? Malinis na siya. Ito yung tiktik na ginagawa ko, lalo na sa mga nag-aaral pa lang mag-shave ng ano, ito magkorte. Pag maglalagay ka ng korte, lalo na sa mga baguhan, kailangan maglalagay kayo ng guide, yung kailangan gugupitin natin yung sa gilid. Ganito. Ito. Yan. Lalagay tayo ng linya para hindi kayo mahihirapan mag-ahit. Ayan, mag-shave. Ito yung mas magandang gawin. Yan. Lalagay mo natin siya ng guide. Sa mga baguhan na hindi pa masyadong marunong mag-ahit.
Yan. Dito naman sa kabila, lagyan natin. Ito yung guide pag mag-aahit ka. Para hindi mahirapan yung mag-shave. Meron siyang guide. Sa mga baguhan, mga ka-barbers. Pero kung sanay ka na, kahit huwag ka na maglagay ng ganito. Dahil tapos tayo maglagay ng korte, yung guhit dito, yung linya na guide para sa pag-ahit, ang isusunod natin ay mag-shave na tayo. Hindi ka mahihirapan mag-ahit kasi meron ng guide. So ayan, ganito mag-ahit ha. Kailangan relax lang yung kamay. Ayan. Dito naman tayo sa kabila mga ka-barbers. Yan, di ba may linya siya? Yan lang yung susundan natin sa pag-aahit. So ayan mga ka-barbers, tapos natin siyang i-shave, ahitan. Ayan, naahitan ko na siya. Ayan, nakortehan ko na siya. Napapansin nyo, ito hindi pa siya pantay, yung dito sa taas, kasi ito yung ipapahuli natin. Kasi ito yung pinakamadaling gawin, yung pagtanggal ng kanto niya. So ngayon, kaya inuna natin yung paglinis sa baba, kasi para wala na tayong iisipin, di ba? Malinis na, naahitan na natin siya. Ayan. Ang isusunod natin, tatanggal na tayo ng yung mga nasumusobrang buhok dito sa taas. Ito na lang yung gagawin natin. Pagkatapos natin siyang tanggalin, bawas-bawas dito ng konti, tapos na. Diba? Napakasimple lang. Pagtanggal ng kanto mga ka-barbers, ito yung excess hair dito sa taas, sa gilid. Ito, naka-zero lang siya. Tapos, isasagad natin yung adjustment niya. So, ayan. Tapos ngayon, gagamitan natin siya ng suklay. So, ganyan lang. So ayan mga ka-barbers, di ba? Saglit lang, di ba? Tinanggal natin yung kanto niya, naging maayos kaagad yung gupit niya, di ba? Ayan. Step by step yung ginawa natin mga ka-barbers. Ngayon ang isusunod natin ay babawasan na natin yung dito sa taas, yung mga mahaba. Ibabagi lang natin siya. Ayan. So ito yung panghuling gagawin natin mga ka-barbers, ang pagbabawas dito sa taas. Ayan, kasi medyo mahaba yung sa taas niya kaya babawasan natin siya. We'll be right back.
eto na siya mga kabarbers. Tapos na. Nung tinanggalan natin siya dito ng kanto, ito na yung kinalabasan niya. Ayan. Napakadali lang, di ba? Ayan. Ganito lang yung mga technique sa mga, lalo sa mga baguhan. Step by step yung ginawa ko. Sundin nyo lang yun. Ayan, matututo kayo mga kabarbers. So ayan mga kabarbers, maraming salamat. At kung nagustuhan mo yung ating tutorial mga kabarbers, please don't forget to click subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga bagong videos na upload ko. Thanks for watching.